Ano yun, umaasa ka din ba na one day tatawagan ka ng magulang mo? Siyempre yung nag-iisa mong magulang at wala ka na palang nanay. Tumawag po ako. Hindi naman po ako nanghihingi ng pera, pero sabi niya po, wala akong pera, sige na, babay na. Minamadali niya po akong, minamadali niya pong pinatay yung tawag. Mga ngamusta lang po sana ako sa kanila. Kaso, yun, ganun po ang sinabi, kaya hindi na po ako muling tumawag po sa kanila. Ilan na kayo lahat na magkakapatid sa pagkakaalam mo lang, Marie Chris? 14 po sana, kaso namatay po yung kambal po na kapatid namin. Sa amin po magkakapatid, ako lang po talaga yung ginagano niya po. Nung namatay daw po ang nanay ko, sinama niya daw po sa burol yung babae niya. Once again mga kalingap, nandito tayo kila Marie Chris. Ayun, kumustahin natin sila. Yan, parang may pawid dito ah. Kumusta na kaya yung mag-ina dito? Ilang araw na tayong di pumunta dito. Kumusta po? Okay naman po. Okay naman? So, kasama nyo ngayon dito? Kami lang po. Nag-extra po si yung asawa ko po. Nag-extra? Kumusta si Bibi? Medyo okay-okay na rin po kasi nawawala-wala na po yung mga langgam dyan sa higaan. Ayan. Okay. Oo, hindi na siya nagiging iyakin. Opo. Mm-hmm. Guwapong bata, oh. Babae po. Ay, babae. Oo. Maganda pala. Kala ko lalaki at nakaano yung mga buhok ay. Kumusta naman yung hanap buhay ng asawa mo? Doon ka. Upo ka para hindi ka mangawit. Ngayon lang po siya nakapag-extra. Ngayon lang makapag-extra na naman. Oo. Nakaka-ano din kayo? Nakaka-raos din naman? Kahit pa paano? Oo naman. Yung kamay niya, oh, medyo ano. Ayan. I-check mo lagi yung mga kamay. Ganun, pag binubuhat mo, ano, baka naiipit na. Ano yan? May kasama ba kayong nahiga dyan sa higaan? Tatlo kayo dyan? Dalawa lang po kami. Ni Bibi? Opo. Maganda yan. Anong pangalan ni Bibi mo? Mary Joy po. Mary Joy. Oo. Ikaw naman ay Marie Chris, ano? Opo. Oo. Ano yun? Ilang araw nang nag-extra yung mister mo sa trabaho? Ngayon lang po. Ngayon lang po kasi nag-howling yung may-ari po nitong bahay. Oo. Ano yun pala yung pawi dyan sa harapan? Napansin ko kanina. Diyan po. Sa mga butas-butas po sa bubong. Ah, okay. Parang pang ano nyo. Ano yun, oh? Damit yun? Ayun po. Yun yung nilagay nyo doon sa may taas na yun. Yan yun. Damit yun? Para saan? Para hindi po masyadong na ano po yung pumapasok po na ulan. Na ulan? Para hindi kayo naulanan, ano? Oo. Buti hindi na nagkakasakit si Baby, Mary Joy. Hindi naman po. Thanks God. Kasi yun yung pinakadalikadong gawin sa sa bata, yung may sakit. Okay. Yun yung hindi ka pa kinakamusta ng mga kamag-anakan mo? Hindi pa po. Hindi pa? Ano yun? Umaasa ka din ba na one day tatawagan ka ng magulang mo? Siyempre yung nag-iisa mong magulang at wala ka na palang nanay. Tumawag po ako. Ikaw pero, tumawag? Opo, tumawag po ako. Pero po, sabi niya po, hindi naman po ako nanghihingi ng pera. Pero sabi niya po, wala akong pera, sige na, babay na. Minamadali niya po akong, minamadali niya pong pinatay yung tawag. Ay, ganun? Opo. Yun yung sagot niya agad. Opo. Hindi naman ako, yun yung sagot niya, hindi ako manghihingi ng pera, sabi mo. Opo. Tapos sabi niya ay wala akong pera, sige na, babay na, sabi niya po agad sa akin. Bakit? Kaya hindi ko parang na po siya tinawag. Pera yung niya sa iyo, Ate Marie Chris. Hindi ko po alam dun. Nung nasa probinsya din po kami, ganun din po kami tumawag, bigla, ganun din po yung sinasabi niya sa amin. Yun yung isasagot niya agad, yung opo. Papa mo. Grabe naman yung papa mo. Dito, baka sakaling mapanood ka niya, anong sasabihin mo, Marie Chris? Mga ngamusta lang po sana ako sa kanila. Kaso, yun, ganun po ang sinabi, kaya hindi na po ako muling tumawag po sa kanila. Laging ang sagot ay, wala siyang pera, walang Opo. Grabe naman. Tay, baka napapanood mo itong
itong video kila Ate Marie Chris. Huwag naman po ganun yung trato nyo at kawawa naman itong bata. Nagaanap ng pagmamahal ng magulang kahit malayo kayo. Siyempre, gusto din kayong tawagan. Di ba, Ate Marie Chris? Ano ba yung mga gusto mong iparating sa kanya? Gusto mong iparating ngayon may video na? Na ako po kasi minsan po kasi hindi ko po naramdaman na binibigyan niya po ako ng atensyon. Yun lang po sana yung gusto ko na iparamdam niya po sa akin. Kahit po noon pa po, hindi niya po sa akin yung naparamdam eh. Oo, nakumustahin man lang ikaw. Opo. Yun yung ano mo, hinahanap mo kay papa mo. Opo. Tsaka sa amin po magkakapatid, ako lang po talaga yung ginaganon niya po. Anong ginaganon niya natin, Marie? Yung tinatrato niya po ng ganun. Na parang iba, kakaiba yung ano niya, trato niya sa iyo. Grabe naman yun. Pero ikaw sanay na. Pwede mo makiupo dito. Pahiram mo naman eh. Ay, ano yung hilig niya? Tumbab eh, ito, sorry. Ako na lang itong... Ayun, pinapatayo ko itong upuan para hindi ako nag-ano, yan. Grabe yung ano sa'yo ng tatay mo. Diba, ano, siya na lang yung magulang mo. Matanong ko pala, Marie Chris, anong kinamatay ng nanay mo? Sabi po ng lola ko, sa kapabayan po ng papa ko. Kasi po, 2 years old pa lang po ako nung namatay siya. Ang sabi po nila, palagi daw pong umaalis si papa sa bahay tapos wala daw pong iniiwan na pangkain. Kami pong tatlo inaalagaan ni mama. Dalawang araw po siya bago umuwi. Hindi niya po kami binibigyan daw ng pangkain. Yun yung dahilan kung bakit maagang nawala yung nanay niyo. Parang nagkasakit ba? Opo, at saka dahil na din po sa siguro po stress, galit. Kasi alam niya po na nang bababae po si papa pero hindi po siya ano, kinikimkim niya po lahat ng galit po. Grabe, nang bababae si papa mo? Opo, babaero po talaga siya. Nung namatay daw po ang nanay ko, sinama niya daw po sa burol yung babae niya. Kaya nakita po yun ng lola ko. Anong sabi ng kamag-anakan niyo sa side ni mama mo? Pinaalis po sila agad, silang dalawa, ang babae niya. Hanggang ngayon po, iba din po ngayon yung kinakasama niya. Nung nakaraang taon, iba din po. Nung last year po, iba din po yun. Mga pang ilan na yung kinakasama ni mama, ni papa mo? Marami na po, hindi ko po alam kung pang ilan po. May naanakan din po siya sa ibang babae. Lahat naman tayo ay nagkakamali, 'di ba? Ano, Marie Chris? Okay. Oo. Lahat naman tayo ay nagkakamali, pero yung parang sa kanya na 'yun. Parang may ano na siya, may sakit ba yung tatay mo? Wala naman. Wala naman po. Di ilan na kayo lahat na magkakapatid sa pagkakaalam mo lang, Marie Chris? 14 po sana, kaso namatay po yung kambal po na kapatid namin. 14? Opo. Grabe naman. Ano yung kapatid mo lahat yun sa tatay lang? Opo. Pero kayong yun talagang magkakapatid sa ina at ama? Tatlo lang po kami. Tapos nadagdagan ng 11? Opo. Grabe naman. Dami nyo, Marie Chris. Ang dami nyo pala. Ano yung nagkakasama-kasama na din kayo minsan, hindi pa? Hindi pa po. Yung lola lang po namin, nakaka-video call po nila. Kaya alam po namin kung ilan po kami magkakapatid. Kung ilan yung ano yung... Kapatid namin po sa... Sa ama. Di may maliliit pa kayong anak? Ay, anak na kapatid? Hindi po. Ako po yung pinakabunso sa amin. Ah, okay. Malalaki na. Opo. Kami ano po yung... Kami po yung huling, yung nanay ko po yung huling naanakan ng tatay ko po. Ah, ganun. Hindi din sila kasal? Wala po siyang pinakasalan. Walang pinakasalan? Wala. Grabe naman.
Taga saan talaga si papa mo? Cagayan po. Doon talaga siya? Opo, pero naging driver lang po siya sa Maynila. Kaya po nakikilala niya po yung mga babae niya sa Maynila. Kaya pala yung kasabihan na driver sweet lover daw. Baka pinanindigan ni papa mo yun. Baka pinanindigan niya yung nangyari na ganun sa ano. Kasi yun yung kasabihan baga sa mga driver, ano? Oo. Tulad ng sinabi ko, Marie Chris, bigyan ko ng puunan yung asawa mo para naman may pagkakitaan, sana mapalago nyo, ano? Pag balik namin dito, mga sa, ano, mga Friday, ganun, ano? Daladala ko na yung gagawin niyang paninda. Okay lang? Kayang-kaya niya kaya yun? Magbenta ng balot? Kaya niya po yun kasi sabi niya po sa akin, bakit ko yun ikakahiya eh pagkakitain yun, dun tayo kukuha ng panggastos natin, sabi niya po. Mm-hmm. Diba nandito yung papa ni mister mo? Opo. Anong sinabi niya dun sa alok namin pang negosyo? Maigi na din po yun kesa po pa extra lang daw po siya. Sa isang araw po, nakakakita lang siya ng 100 po. Mm-hmm. 150. Oo. Totoo yun. Tapos pag ganun na mga balot, mga chicharon ganun, malaking ano yun, malaking matutubo dun. Basta masipag lang siya. Meron ba kayo pwedeng paglutuan dito na ano, may pugon kayo, ganun? Diyan po sa kuprahan. Sa pugon din yun? Okay. Okay. Grabe yung mga gamit nyo. Yung kaldero. Wala yata kayong dingganan? Hiram lang po lahat yan. Yung kaldero po namin dati, butas po yun. Kaya hiniram po namin po yun. Eh grabe, hiram yung kaldero na yan? Opo. Tapos yung mga plato po, hiniram din po namin yun sa may-ari nitong bahay. Grabe. Hayaan mo nyo. Ano, bilang ko kayo ng sarili nyo? Wawa naman itong mga ito, mga kalingap. Ay, pakita kayo mga gamit. Grabe, mga hiram lang pala ito. Paano yun nangyayari yung ganito na ano, puro yung mga gamit nyo ay hiram? Paano na lang kung bawiin na nung may-ari? Nung buntis pa po kasi ako, wala po kami kapera-pera na. Nung pumunta po kasi kami dito, nag-iisa lang po dito yung papa nung asawa ko. Kaya hindi po siya nagkaroon ng gamit. Nandito po kami, hiniraman niya po kami sa mga kamag-anak niya po. Ay, grabe, ano. Yan, at bibilan ko kayo ng ano, sarili niyong gamit. Kaldero, kasirola, pinggan. Ano, baso? Lagayin ng pinggan. Pero may sarili kayong gamit, tas yung lutuan niyo, yung pugon. Lahat yata kayong pugon. Doon kayo nagluluto sa may kuprahan? May bato po doon, tatlo pong bato yun. Tatlong bato yung lutuan niyo? Opo. Ay, grabe. Malalaki po. Sino nagluluto? Ikaw? Hindi po, yung asawa ko po. Okay. Di bale, may blessing. Ayan, parating ang ano, sad sa YouTube, i-bilhan ko kayo, ano? Oo. Maraming salamat. Oo. Bilhan ko kayo ng kailangan nyo dito. May thermos kayo. Mga ibang gamit nyo naman ang bilhin natin para naman makompleto. Si Bibi, anong kailangan niya? May pampers pa siya. Meron naman po yung binali po na isang balot po. Binali? Okay. Ito yun, kawawa. Masasaktan din yun. Paditiin mo. Hindi naman ano dito sa camera. Hindi ko naman ipapakita kasi bawal din. Paditiin mo, kawawa naman. Yan. Lagi mong paditiin. Gada ano, sanayin mong magdede para ano, lalaki si baby. May nauot-ot din siyang gatas. Ramdam mo din naman, di ba? May gatas ka din. Thanks God kung ganun. Kasi mahirap yung walang gatas. Ang daming nagsasabi na meron daw mga babaeng nawawalan ng gatas. Kaya pag anuhin mo na mag-inom ka lagi ng ano, pampadami ng gatas, ano? Grabe. Grabe yung ano, karanasan ng pamilya nyo kasi
pagkamatay pala nung nanay mo, namatay siya sa sakit dahil hindi masyadong kumakain. Opo. Ano yun? Ulcer ba yun? Siguro po. Kasi nung pag-uwi daw po ni Papa, nandigas na daw po siya eh. Tapos hindi. Hindi niya daw po niya dinala. Hinayaan na lang daw po niya. Tinawag niya na lang po niya daw yung mga magulang po ng mama ko. Grabe naman. Taga dun din sa Cagayan yung mama mo? Hindi po. Sa Taguig po. Taguig? Grabe ni Papa mo. Tapos nung ano, naka... burol yung nanay mo. Sumama po yung babae sa Papa ko. Yung babae niya na kinakasama. Oh. Hindi man lang, parang wala man lang dilakadesa yung kinasama niya. Yung parang, syempre, direct to the point na tayo. Yung kabit ng tatay mo, wala man lang dilakadesa. Kasi naka, ano pa yung nanay mo ay, di ba? Nakakabaong pa. Hindi man lang nag-isip na ano. Nakaburol po talaga pumunta daw po sila. Galit na galit nga po yung lolo ko dun sa papa ko. Yung lolo mo nagagalit, tapos kinalayan sila. Opo. Grabe. Kaya po nadamay din po kami sa ano, umalis din po kami sa Taguig. Dinala po kami sa probinsya. Nadamay sa sama ng loob. Opo. Ba't nagsasama yung loob ng papa mo, eh dapat kayo sana ang may kikim-kimin na sama ng loob. Siyempre, gumagawa siya ng mga ganun sa inyo, di ba? Hindi na nga naibibigay yung pangangailangan nyo. Ganun po talaga ugali niya. Nung nandun nga po kami sa probinsya, tatawag po kami sa kanya para kamustahin siya. Isasabihin niya po agad na, wala akong biyahe, sige na. Wala akong pera ngayon. Ganun po yung sagot niya. Yun yung lagi niyang sinasagot? Opo. Kasi sabi niya po, nung dinala niya po kami sa probinsya, ang sabi niya po sa amin, linggo-linggo na lang ako magpapadala sa inyo, sabi niya po sa amin. Eh nung wala, simula po nung dinala niya po kami dun, hindi na po siya nagpadala kahit po piso. Na-anahan, napaklaban yung ilang umahan. Grabe naman yung tatay mo. Bakit gada ba kausapin niyo ay nanghihingi kayo ng allowance niyo, ng pera? Hindi po, kakamustahin lang po sana namin siya. Tsaka, kailangan naman talaga na manghiling ng pangangailangan sa magulang. Okay. Siyempre, mga bata pa kayo, estudyante pa kayo, kailangan nyo ng gamit, di ba? Hindi mo naman talaga maiwasan yun na manghiling kayo, ano sa tatay nyo. Siguro yun, pinapangunahan na kayo pag gano'n na tumatawag, ay manghihingi na naman itong mga to, kaya pangunahan ko na yun sigurong ano ni Papa mo, ano? At saka masungit din po yung bago niya ngayon, kaya lahat po ng pera napupunta po dun sa babae niya. Kaya wala po siya talagang naibibigay sa amin. Wala siyang nahawakan na pera na para ibigay sa inyo, ano? Wala. Yun lang ang problema talaga kasi wala nga talagang magawa. Kung ganun ang ano pangyayari. Di bale, ikaw naman ay ngayon may sarili ng pamilya. Ang pagpupusan nyo na lang, yung pamilya nyo ni, ano, anong pangalamisan mo? Junel po. O, si Junel, ayan. Pag-igihin nyo yung ibibigay namin na blessing sa inyo para naman may, syempre, may masimulan kayo sa buhay nyo. Ano? Pagbalik ko dito, meron nang ibebenta yung asawa mo at bibilan ko kayo ng mga gamit para naman may gagamitin dito, ano, at puro hiram lang pala yung mga yan. Hindi ko sukat akalahin kung paano kayo bumalaw dito na walang kagamit-gamit, wala man lang ano. Grabe. Ilang buwan ka nang nagtitiis na ganito, Ate Maricris? Kalagayan nyo. Dalawang buwan po. Dalawang buwan? Bakit nung mga unang buwan nung binagbubuntis mo siya, saan kayo nakatira? Dito din. Ay, dun po sa ano, sa Maynila po. Nagtatrabaho pa si Mr. Monon doon? Opo. Doon naman may mga gamit kayo doon? Nakatira po ako sa bahay ng tita ko po, tapos siya po nandun po sa barracks. Ah, oh, okay. Oo. Iba pala yung tinitirhan niya, ano? Opo, linggo-linggo na lang po siya nagbibigay sa akin ng ano, pera po. Okay. Pero yung tita ko po bawal daw po kasi ang baby doon po sa ano,
dun po sa titirhan ng tita ko, kaya pinaalis po kami bago po ako manganak. Ah, kaya pala umuwi ka dito sa probinsya. Opo. Mm-hmm. Yun bang pa-extra-extra ni Jonel, nagkakasya ba sa inyo? Hindi po. Nararanasan niyo ba yung natutulog na walang pagkain? Ay, hindi naman po, kasi kahit kanin lang po kakainin po namin. Kahit walang ulam? Opo. Paano niyo kainin yun na walang ulam? Hinitiis lang po namin. Kasi ako po, sanay din po talaga ako sa hirap. Pati po yung asawa ko, sanay din po yung sa hirap, kaya hindi na po bago sa amin yung kumain po ng walang ulam. Grabe. Yun ba yung ano nyo, yung gusto nyo na talagang buhay, panghabang buhay, Marie Chris, o may pangarap din kayo? May pangarap din po. Sabi niya nga po sa akin, mag-aaral daw po ulit ako. Paano mo naman ako pag-aaralin? Sabi ko po sa kanya, luluwas daw po siya ng Maynila kung wala daw po siyang mahanap na trabaho dito. Tapos magpapadala-padala na lang daw po siya ng pang-allowance ko. Eh, sino mag-aalaga sa anak mo? Yung papa po ng papa niya po. Pero kung pagsikapan niyang mag-business-business, madami pwedeng pagkakitaan dito, huwag lang kayong magkahiwalay, kasi alam mo ba yung maraming nangyayari sa ganyang nagkakahiwalay. Sinabi ko na nga po sa kanya yan kung sakali naman lang na wala akong mahanap ng trabaho dito, sabi niya po sa akin. Sakaling hindi mapaigi yung buhay niyo. Oo, maganda yan, may choices din naman yung mister mo, ano? Oo. Yan, at kawawa din naman si Baby Marie Joy kung wala siyang ano. Yung side view kasi ni Baby Marie Joy, kala ko lalaki tuloy. Oo, bigyan kita ng pang-ulam mo, Marie Chris. Asahan mo sa sunod na ano ko, sunod na punta ko dito, may pagsisimulan na kayo, Marie Chris. Ano? Ito, oh. Salamat po. Oo. Pambili mo ng ulam niya, ano? Salamat. Anong pwede mong ibiling ulam dyan? Bibili po kami mamaya ng isda dyan para may sabaw po, kasi palagi na lang po kami itlog po. Itlog? Okay. Ilang araw ng itlog yung ulam niyo? Mga 8 po ata. Ay, grabe. One week na. Simula po nung wala dito yung papa niya. Asan ba yung biyanan mo, yung papa niya? Andun po sa Binawangan. Ah, nakikita ba siya doon? Opo. Oo. Yan yung by Webes or Friday, nandito na ako para ibigay yung pagsimula ng mister mo. Ano? Maraming maliit na maging puunan niya man yun, pero kung pagyamanin nyo at kaya nyong paikutin, pwede nyong pagkakitaan araw-araw at ma-i-provide nyo yung pangangailangan nyo. Alam mo, ang advice ko, Marie Chris, yung ibibigay ko sa inyo, 'di ba, yung magbebenta-benta siya ng mga balot, mga chicharon, ganun. Kung magkano lang yung tutubuin, yun lang yung gagamitin niyo. Okay. Yung expenses niyo dito, yung for example pampers, ulam niyo. Yun yung pagkasyahin mo, i-budget niyo yun. Tapos yung puunan, stable lang, yun lang. Pero kung may pandagdag, dagdagan niyo para dadami pa, ano? Okay. Yun yung advice ko, at kung makita kong lumago, why not na hindi ko dagdagan yung capital niyo? Ano? Oo, sige. Sige, punta. Oo, punta muna kami ngayon, at sana ingat kayo palagi dito. Ano, sana pagyamanin niyo kung ano yung mga blessings na darating sa atin, no? Sa inyo. Maraming salamat po. Sige, Marie Chris.